ilang lugar pa rin ang nakakaranas ng VOG o volcanic smog. Pinag-iingat po at inaasahang inaabisuhang na manatili sa loob ng bahay ang mga apektado niyan, lalo na yung mga area na malapit sa Bulkang Taal. Mm-hmm. Keep safe mga kapuso. Gaya na lang sa Talisay, Batangas at ngayong umaga nga, servisyong totoo ang hatid natin sa mga kapuso natin dyan. Good morning, Anzo, Jenzel at si Chef JR. Morning. Tatlo sila. Lina and Kaloyas, nandito pa rin nga po kami ngayon sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, kung saan itong lugar na to ay isa sa mga naapektuhan ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Tama ka dyan, Jenzel. Ito nga nasa likuran natin mismo. No? At mga kapuso, simula pa nga po na nakarang linggo nagsimula lumaganap ang VOG o ang volcanic smog dito sa Talisay, Batangas. Mm-mm. So, itong lugar na ito, napakalapit lang talaga niya sa Bulkang Taal. Kung makikita natin, tubig lang ang difference niya eh. Oo, kaya naman, yung mga bahay dito at yung mga tao dito, apektado talaga nung VOG na nangyari nung nakaraang mga araw. Pero currently, mga kapuso, dito sa lugar na ito, hindi na kita ang VOG kumpara nga nung mga nakaraang araw. Oo. Tama. Kaya naman, mga kapuso, nakasuot po kami ni Jensen ngayon ng N95 mask pangontra nga po sa VOG na maaaring makadulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract ng mga tao dito sa lugar, dito sa Talisay, Batangas. Yes. So, at syempre, kahit wala na VOG, mga kapuso, eh, sinasuggest pa rin na magsuot pa rin tayo ng VOG of mga ng face masks. And of course, kailangan kumain tayo ng healthy food. Tama. Para naman syempre. Pangontra, syempre healthy tayo. Syempre ngayong umaga, mga kapuso, para magbigay ng onting tulong at lamang tiyan para sa mga residente at tao dito sa Barangay Sampaloc, ay ahatiran tayo ng masarap na pagkain. Yes. Syempre, the one and only Chef JR, a blessed morning, Chef. A blessed morning ulit, guys. Morning, oh, ito, healthy dapat nga sinasabi ninyo yung kailangang ilagay nung ating mga kasama dito sa kanilang katawan. At syempre, pag healthy, kailangan mas maganda rin kung complete meal ito. So, gumagawa tayo ngayon ng chicken sotanghon fortified. Uy, favorite ko yan. Wow. Malunggay. Uy, favorite ko rin yan, Chef. Diba? So, sabi nga natin kanina, yung mga kasama natin dito, bibigyan natin sila ng finished product. Pero ito po yung recipe para dun sa ating mga nanonood. So, basically, pag chicken sotanghon, kailangan yung broth. Yun yung parang magdadala kasi dyan eh. So, what you'd wanna do is yung chicken mo, pakukuluan mo yan, pwede mo lagyan yan ng aromatics, ng ano pang panimpla, and then tatanggalin mo yung sabaw. Ito nga yung sabaw natin, kumukulukulo na yan. Tapos, hihimayin mo ngayon yung laman ng chicken. Okay. Yes. And then, yung other kwan naman, components ng ating chicken sotanghon is eto na nga, nagigisa na tayo dito ng luya, sibuyas. Lagay na rin natin yung carrots kasi medyo matagal yung cooking process niyan. And then yung ating bawang. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Tapos, eto nga yung iba pa nating gulay na pwedeng ilagay. Actually, kahit kung anong trip nyo, wag lang siguro yung ampalaya, ano? Uy, oo, kasi ayoko nun. Wag na wag kang maglalagay ng ampalaya. Okay, noted yan para sa susunod. And of course, yung ating broth. Okay. Tapos yung ating sotanghon noodles, pwede nyo rin yung ibabad na doon sa chicken broth na ginawa natin. Para lumasa na mismo doon sa noodles. Wow. At saka mas madali kasi siyang maluluto. Doon palambutin. Yes. So pakukuluin lang natin yan. Titimplahan natin syempre ng patis. At a generous amount of paminta. And then yung ating chicken meat na hinimay na rin. Tapos yung ating noodles. So after nyan, magsasama-sama lang yan. Hayaan nyo lang na higupin ng ating mga ingredients at saka lalong-lalo na yung ating sotanghon, yung binuo na ating flavors. And take note lang po mga kapuso, yung importante dito, take note na matakaw sa sabaw yung ating sotanghon. So, tanggalin nyo po yan, ilagay nyo sa portion na parang ganito para pwede na natin siyang iserve. Tama, Chef. Hindi lang po yung sotanghon yung matakaw. Mm-hmm. Pati yung katabi mo ngayon. Ay. Pero, matakaw, Chef. Alam ko yung inyong appetite, kanina pa kayo tinatawag. Pero, syempre, magpo-portion na tayo para sa mga kasama natin dito. Yeah, okay. Alright, so yan, malunggay natin. So, ito na yung ating portion. Okay, ito na nga mga kapuso. Meron na tayong mga na-ready para sa ating mga kapuso dito sa Talisay, Batangas. So, Pwede na tayo mamigay. Tara, Anjo, mamigay muna tayo. Mamaya na yung sa atin. Oo, yan. Tray, ingat lang at mainit. Sige, ako na lang mag-aahot. Sige, ako na lang mag-aahot. Mag-aahot na tayo ng chicken sotanghon. Ni Chef JR? Alright. Yung mga kapuso natin dito, maaga pa lang nagsisimula ng kumilos. Sir, magandang umaga po. Ito po, pampainit ng tiyan. Lamang sikmura po. Kain po. Sir, kuha po kayo. Ayan po. Tay, kuha po kayo. Kain po kayo. Sir,
Kuya, tara dito. Mamaya ka na magsaguan, kuya. Tara dito. Muna kayo. Oh, kain muna po. Pansit. Ayan. Kain po kayo. Oh, sir. Sir, wala pa po kayo. Ah, meron na kayo. Kuya, kuha ka pa. Ayan, magbabahay-bahay pa tayo. Sir, marami pa tayo dyan kasama. Dito. Ito, marami dito. Ayan, ito. Maganda umaga sir, po. Sir, pansit, sir. Sir, pwedeng dumalawa. Po. Kain po kayo. Sir, oh. Kung mga tlo, pwede rin. Nanay. Sir, kuha muna. Kuha po. Tay. Ayun po. Ay, so tangpan po para sa ano. Meron na po ba lahat? Tay, ikaw pa. Meron pa dito. Welcome po. Oh, may isa pang natira dyan. Sigbigay mo. Ayan. Ito pa. Oh, rest back. Anjo, rest back. Rest back. Ayun, ito. Ito, may rest back tayo. Oh. Chef, marami. Hello. Ito para sa ito. Marami to. Lahat po tayo makakain. Nahiya. Wala pa po ba? Nako, ayan. Tuloy-tuloy lang. Tinasuot ang hondito at mamaya mamimigay din tayo ng face mask sa ating mga kapuso dito. Kaya abangan yan dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang kirin! Mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang servisyo totoo natin sa Talisay, Batangas. Isa sila sa mga apektado ng volcanic smog or VOG mula sa Bulkang Taal. Well, teka muna. VOG, smog, fog. Ano pang pagkakaiba ng mga yan? Alamin natin yan kay Anjo at kasama pa rin siyempre si Jenzel para maghatid ng servisyong totoo. Anjo at Jenzel, kamusta kayo dyan? Hi guys! Magandang umaga mga kapuso, andito pa rin po tayo sa Barangay Sampaloc dito sa Talisay, Batangas. At makita nyo po sa aking likod at matatanong natin na yung Bulkang Taal. Diyan nga po nanggaling ang VOG o ang volcanic smog. Siya namang nanalasa sa mahigit 30 bayan at lungsod dito sa Batangas. Mga kapuso, nag-post na nga po online ang ilang netizens ang kanilang karanasan ukol sa VOG dito sa Batangas. At sa mga oras na ito, mga kapuso, nananatili po sa alert level 1 ang Bulkang Taal at wala pa namang indikasyon o senyales para itaas ito sa alert level 2. At mga kapuso, para sa kalaman ng lahat, ano nga bang pinagkaiba ng VOG at ng haze? Mga kapuso, ang VOG o ang volcanic smog ay binubuo ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na umahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Ito po ang nagre-resulta sa paglabo ng kapaligiran kapag laganap sa isang lugar. Sa kabilang banda, ang smog naman po ay ang paghalong smoke at fog. Ito ang usok mula sa polusyon na nahaluan ng moisture. Ang fog naman, ito naman po yung mababang ulap, partikular kapag malamig ang panahon o tuwing panahon ng amihan. Habang ang haze naman, mga kapuso, ito po ang refleksyon ng sikat ng araw o liwanag sa polusyon sa isang lugar. Ito ay naglalaman ng alikabok, usok at air pollution tulad ng sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozone at carbon monoxide. Ayon sa PhilBooks, ang naranasan natin sa Metro Manila ay haze. At dito naman po sa Batangas, ang naranasan ng mga residente dito ay VOG. At mga kapuso, itong suot ko ay N95 mask. At sabi nga po ng Health Desk Organization, itong N95 mask ay isang face filtering respirator o isang pangsala sa hangin na ilalagay sa mukha. At ito nga pong N95 mask, mga kapuso, ay nakakapagsala ng mahigit 95% ng mga particle ng hangin. Ngayong umaga, mga kapuso, hindi po nagtatapos ang ating servisyong totoo sa magbigay natin ng pagkain na niluto ng ating Chef JR. Pero syempre, mamimigay rin po tayo ng N95 mask na ito lang po na inaayos ni Jensel sa mga oras ito. Jensel, babalikan natin mamaya. Oh, sige, go. Si Jensel dito. Mga kapuso, ngayon naman, susubukan natin kumausap ng ilang mga residente ukol sa kanilang naging experience sa VOG dito sa Batangas. Partikular na po dito sa Barangay Sampaloc. Ma'am, pwede po bang pumasok? Okay lang po. Ma'am, magandang umaga. Ano pong pangalan nila? Ako po si Nezel Balinado po, sir. Ma'am Nezel, magandang umaga. Kamusta naman po yung naging experience nyo bilang sobrang lapit nyo po sa Bulkang Taal? Ako rin po ay bilang isang mamamayan po ng taga Barangay Sampaloc, ako din po ay sa totoo lang na alarma, nag-worry din po, sir. Dahil po sa aming inaasta ng aming Bulkang Taal. So, yun nga po, nakakatakot dahil ang mga anak namin nakakaranas ng pag-ubo, pangangati ng lalamunan. Tapos ano po sir, mga kuminsan nga po, masakit sa ilong, yung amoy po ng ibinubuga po ng vulkan. Ano pong pakiramdam pag kunwari tumaas pa sa alert level 2, itong Bulkang Taal, ano pong naramdaman nyo? Ay, ano na po yun sir, nakakatakot na po, parang hindi na po namin kayang malanghap yung amoy po dahil... Ano na po, masakit na po sa dibdib. At saka yung aming mga anak po, may mga maliliit pa po.
may mga asthma, ganun po. So, nakakaalarma po talaga. Wala po kayong balak lumikas pa? Ay, ano po, mayroon naman po, pero inaantay pa po namin yung mga abiso ng mga namumuno sa amin. Tsaka po kami lilikas po, sir. Ganun po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. You're welcome po. At ito na nga, Andrew, dahil nandito na rin tayo, mabigyan na tayo ng mga masks. Yan, ma'am. Para kailangan niyo po yan. Para sa pamilya niyo rin po. Thank you, ma'am. Malaking bagay po sa amin. Malaking tulong po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat. Jensen, hanap pa tayo ng mabibigyan natin. Siyempre, tatlo nagkakamustahin din natin kung paano nga ba ang kalagayan nila, mas lalo sa ganitong sitwasyon. Oh, actually, isa sa mga dapat gawin pagka may vlog ay dapat tumag-stay lang sa bahay at sarado yung mga bintana para hindi malanghap yung vlog natin. Kaya, ayan. Nay, mamimigay lang po kami. Nay, magandang umaga po. Hello po. Para sa inyo po. Ayan po, para sa bahay niyo po. Thank you po. Sa susunod. Ayan. Good morning po. Magandang umaga po. Ma'am, good morning. Ayan, ito po. Ma'am, kamusta po? Ano pong pangalan nila? Maayos naman ang pakiramdam ko. Eh, mga bata lang ho, nagkatrangkaso sa ano, sa pulong mag-ano ng ismag. Kayo po, Nay, bilang medyo nakatatanda na po kayo, kamusta po yung kalagayan nyo ngayon? Eh, medyo ano din, nahihirapan din minsan ng huminga pagka sobrang ismag. Eh, inano naman, minirma akong gamot eh, kaya nakukuha naman sa pag-inom-inom. Pero hindi naman po kayo nagkaroon ng iritasyon sa mata, hindi sa lamunan? Hindi naman po. Basta kahit ang mga apo lang, may trangkaso. Opo. Paano po kapag tumaas pa sa alert level po itong Bulkan Taal? Ano pong plano nyo? Eh, ang ganyan kahit mga anak, aalis kami talaga dito. Kamusta naman po yung pang-araw-araw na buhay nyo? Na ganito po yung nangyayari sa Bulkan Taal? Eh, ayos naman. Kahit paano nakakaraos, kahit na sabi, naapektuhan ang paghahanap buhay. Maraming salamat, Nay. Ingat po kayo, ah. Jens, hindi ko tayo balik tayo. Ayan, o. Sige. Ito, nabigyan ko na yung ibang mga kasama natin. O, mamaya, balikan natin sila para pabigyan pa natin. Kasi meron dito kanina, may nakuusap tayo na, yun nga, nagkaroon ng iritasyon yung anak niya. Ay, okay. Ito, sa mata. Nay, ito, ay, ate, ano pong nangyari sa mata ninyo? Ano po, nangangati po siya. Simula po noong linggo. Ay, oo nga, namumuta. Oo, parang sore eyes na po, no? Pero hindi siya nagmumuta. Opo. Okay. Pero luha lang siya talaga ng luha. Sa pamilya niyo po ba, ikaw lang po yung na-experience? Ako lang po. Kasi ako kasi nung time na yun, naglilinis ako ng kuko. Opo. Okay, nasa labas po kayo? Nasa labas ako noon. Okay. Tapos noon, simula noon, nangangati na siya. Pero bukod po sa pangangati ng mata, yun lang naman po yung... Medyo nangangati din lalamunan. Okay. Inuubo. Oh. May ininom po ba kayong gamot para dyan? Tubig-tubig lang kasi kami. Tubig lang po. Ayan, o sige. Sana po ay yung face mask namin ay makatulong po sa inyo. Kung may makasama po kayo sa bahay, ayan, pandagdag ingat na lang. Ingat po kayo lagi, ma'am. Tuloy-tuloy lang ang pamimigay namin ng face mask dito sa mga kapuso natin sa barangay, sa Talisay, Batangas. Kaya naman mga kapuso, ingat po tayo lahat dyan sa bahay. At back to studio po, ingat po tayong lahat. Anyways, mga kapuso natin nasa terminal, no? Mahaba na ba ang pila? Ako. Ito ang pampagod vibes. Gugulong na ang sorpresa dito sa UH Moneyball! Napakasimple lang ang gagawin dyan. Papagulungin mo lang ang bola at instant cash na. Imagine mo yun. No? Wala kahirap-hirap. Sina Shira at Sean nasa Batasan to, the main terminal, para pagulungin ang swerte, guys. Pagpamigay na tayo ng cash. Start it! Partner! No, begin! Oh, I like the scarf. Hey guys! Good morning! Good morning sa inyo mga kapuso. Nako, happy Wednesday po sa inyo lahat. At ito nga, syempre, umulan man o umaran, abay, tuloy-tuloy pa rin talaga ang pamigay natin ng saya at swerte at yung pagbulong ng swerte dito sa UH Moneyball! Pero hindi lang yung rason kung bakit nandito tayo sa Bataasan Toda, Quezon City. Dahil gusto rin natin siguraduhin na ligtas yung mga kapuso natin. Mapatoda, mapapasahero. Dapat ligtas sila kasi mahirap na magkadikit-dikit sa biyahe, mahirap na magkasakit ngayon. Kaya naman, manibigay din tayo ng alcohol. Ayun! Simulan na natin. Alam mo, yan nga yung Sean, yung servisyong totoo na gagawin natin ngayon. Lalo pa, dumadami na naman yung sakit, di ba? Meron sa yung M-Pax. Oh. Ay, Manong! Silat-silat si Manong. Alcohol po para sa inyo. Oh, para sa mapasayaran din. Oh, Manong. Ito po. Ayan, Manong. Alcohol ayan. Po. Good morning po. Oh, ayun. Alcohol po. Para safe po tayong lahat. Ako, mga kapuso, doblehin niyo po yung ingat niyo. Ayan. Ay, wait lang. Parang ang ganda ng ngiti ni tatay. Ang ngiti ni tatay. Nahawa ko sa ngiti ni tatay. Tatay, ano pong pangalan niyo? Jun po, Jun. Tatay Jun, ilang years na po kayo nagtotoo ba? Marami kang fans ha. Hi guys! Wow! Ilang years na po kayo nagtotoo ta? Mga 15. 15 years. Yung tagal na rin. Wow! Anong masasabi niyo po na dumadami na naman yung sakit ngayon? Anong ginagawa niyo para ligtas kayo palagi? Safety first. Mga disinfect, saka face mask. Ayun, no? Ayun, oo nga, meron
Ngayon, Tay, gusto mo bang magkaroon ka ng bonus ngayong umaga? Siyempre na nga! Oh, dahil gusto mo ng bonus, meron ka kaga instant 500 pesos! Pwede nating dagdagan yan. Punta tayo dun sa UH Moneyball natin. Dagdagan natin! Alright! Gusto ko yung energy ni Tatay Jun! Tatay Jun, galingan mo ah! Paano ba yan siya? Ano bang gagawin natin dyan? Napakadali lang gagawin ng mga kapuso natin. Ito, lalagay ko muna ito dito. Ayan, ito, merong 3 chances si Tatay. Pag may nahulog si Tatay dyan, isa, 1,500. Makukuha niya ito. Ready ka na ba? Ready! Nasa kita yung 1,000. 1, 2, 3, go! Go! Okay, 1,000! 1,000! 1,000! 1,000! Salamat sa unang irit, saka sa batoda, guys! Oh. Anong pagagamitan mo na ng pera ngayon, Tay? Pambili ng gatas! Yan! Iyan palagi, Tatay, ah! Oh. Dahil dyan, Sean, halika, maghanap pa tayo! O, tara, pamamigay tayo ng alcohol! O, alcohol po! Alcohol! Ayun! Alcohol po, para alcohol safe po, ligtas, malinis, ng pangkatawan! O, Tay, eto! Tay! Eto, nakikita ko, parang... Meron. Nagpapakyut sa akin to si Kuya eh. Nagpapakyut. Ito. Okay. Ayan, parang oh. Relax na relax ka dyan. Ano ba pangalan? Jerwin Sargan po. Ilang years na nagtotoda? 2 years na po. Bago pa lang ha. Kamusta naman? Ano, enjoy mo naman yung pagtotoda? Enjoy naman po. Ano masasabi mo na marami na namang sakit kayo? Hindi ka ba natatakot na bumiyahe? Hindi po. Okay naman. Okay naman po. May alcohol ka na ngayon para mas ligtas. Pero gusto ba managdagan ng bonus kayo yung umaga mo? Gusto po. Gusto talaga. Patingin lang gusto-gusto. Gusto-gusto po. Yeah! Yeah! Dahil sa kaya lang 500 pesos. Halika, dito tara, dun tayo. Ayan. Ready ka na ba? Madali lang yung gagawin. Ready na po. Okay, may 3 chances ka. Okay. Ito yung lang. Okay, go. Yung 1,000 nasa. Sige na, yung 1,000. Target mo. UH Moneyball! Okay. 1,000! 1,000! 1,000! 1,000! Okay lang, goods na goods. Itong 500 pesos sa'yo. Oh, may 500 ka na kanina. 1,000 na rin. Okay, tuloy-tuloy lang. Ang pamimigay namin ng sorpresa at swerte dito sa batasan. Kaya naman, tumutok lang kayo sa inyong pamansang morning show. Saan lagi una ka? Unang hirit! Sige, sabihin mo mamaya. 1,000! Ituloy na natin ang UH Moneyball! O, ito, kuya! Dito lang yan sa morning show kung saan laging una ka, unang hirit! O ikaw, ate sa'yo! Basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, where did si Guo? Naku, hot topic na naman yan na pag-uusapan nga natin. Good morning sa'yo, Ivan, at good morning po sa lahat. Ang tanong ng bayan, where did si Guo? Ayon kasi kay Senator Risa Ontiveros, nakaalis na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi naman ng kanyang abogado, nasa bansa pa raw ang ex-mayor. May lookout bulletin para kay Guo? Makakalabas ba talaga siya ng bansa? Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nasa gitna ng investigasyon tungkol sa mga akusasyon kay Alice Guo, kaya merong ibinabang lookout bulletin sa kanya. Ano po ba ang ibig sabihin pag may lookout bulletin? Kapag may ongoing kaso po ba ang isang tao, bawal na siyang lumabas ng bansa?
Well, kapag ang isang tao ay may ongoing na kaso, hindi naman automatic na hindi na siya pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan ay mag-request sa korte ng isang tinatawag na HDO o Hold Departure Order at ito lamang ang siyang order na makakapigil sa pag-alis ng isang tao mula sa bansa. Pero ano naman tong ibang naririnig natin? Meron daw lookout bulletin sa kanya. Pag sinabi pong lookout bulletin o ILBO, ang Immigration Lookout Bulletin Order, ito naman ay ini-issue ng Bureau of Immigration para sa isang tao na under investigation at dapat ma-monitor kung ito ay lumalabas o pumapasok ng bansa. Dapat ay titimbrihan nila ang Bureau of Immigration o ang DOJ kung ang taong nasa lookout list ay umalis na nga ng bansa. Pwede ba siyang pigilan? Kung yun lamang ang meron sila, actually, pwedeng hindi, di ba? Kailangan. Pero kailangan nila i-check kung merong warrant of arrest na na-issue. Dahil kung meron, sila ay considered as a fugitive from justice at pwedeng arestuhin. Sakaling mapatunayan na nakalabas si ex-Mayor Alice ng bansa at may mga tumulong sa kanya para lihim na makaalis ng bansa, pwede po ba silang madamay rin sa kaso? Well, of course naman, pwede. Although kailangan mag-imbestiga at hindi pa malinaw nga kung paano nga nakatakas tong si Alice na nakaalis. Unang-una, saan ba ito dumaan? May lookout bulletin, bakit hindi na itimbre na siya ay lumabas na ng Pilipinas? Hindi pa natin alam kung gumamit ba siya ng fake na passport o ibang pangalan o ibang passport, kaya't kailangan imbestigahan. At kung talagang pinaalpas ito dahil may pampadulas na pera to look the other way, syempre ito ay accepting a bribe, which is a form of graft and corruption. Finally, baka naman ito ay maging posibleng kaso for obstruction of justice sa ilalim ng PD 1829. Yung pagtatago, pagtulong na makatakas ang isang tao na alam niya o dapat alam na may nagawang offense sa ilalim ng batas ay pwedeng makaharap ng kaso for obstruction of justice na hanggang 12 taong ang kulong. So sana nga malaman na tungkol dyan sa Alice Go na yan. Baka naman bumalik sa farm. I-check ninyo. Anyway, ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gannon.